Kung hindi nga niya mahal si Charlie, dapat respeto man lang, ano, huwag yung harap-harapan na makipag-usap or makipag-video call doon sa kalaguyo. Grabe naman ng gano'n. Sa kabila ng lahat, sila pa rin, merong contact pa rin. Naisip ko sa sarili ko, anong klaseng tao to si Edwin? Talagang matigas, ano? Talagang, kung ako pa, sana mahuli na, hindi na siya makauwi pa dito, ano? Doon pa lang sa Saudi, mahuli na siya, please. OWA, Philippine Embassy. Kunin na yan, nang sisira ng pamilya yan eh. Yang si Edwin na yan, pambihira. Grabe ang kapal ng mukha. Si Edwin ay kasama sa group chat, guys. Ibig sabihin, kinukonsinti ng pamilya ni Sherlyn itong dalawa. Itong pakikipagrelasyon ni Sherlyn kay Edwin, itong dalawa kinukonsinti ng pamilya ni Sherlyn. Anong klaseng pamilya kayo? Ha? Ano? Bakit ganyan kayo? Yun ang pinakamasakit, sabi ni Charlie. Nalaman niya sa kabila ng lahat. Nagpaalam pa nga daw siya eh, sabi ni Charlie. Nung nagplano siyang maglalapit kay Tulfo, nagpaalam pa nga daw siya sa pamilya ni Sherlyn na ano, pupunta ako kay Tulfo, maghingi ng tulong. Sabi daw ng pamilya ni Sherlyn, oh sige, pumunta ka para maayos na yan. Yun daw sabi ng pamilya. Tapos, sa yun malalaman na lang ni Charlie na matagal na pa silang magkaka-chat sa group chat na yun. Grabe, parang sumusobra na to, talagang sukdula na. Grabe ka, Sherlyn, ano, may paiyak-iyak ka pa na sabi mo wala ka ng ulo habang naglalakad. Nahihiya ka na sa ginagawa sa labas kapag naglalakad ka, wala ka ng mukha ihaharap. Kasi grabe daw yung mga tao pag tumingin, sana tumigil na. Ay, hindi mo masisisi, girl, yung mga tao na ganyan tingin sa iyo, ano, dahil sa ginawa mo. Hindi mo masasabi yun na tumigil na kayo. Siyempre, reaction lang namin yun para sa'yo kung makikita nga kita eh. Kung parang ganyan din ang tingin ko sa'yo. Lalo na sa pamilya mo, kung malaman ko lang pamilya mo yun. Anong klaseng pamilya to? Hindi nyo ba naisip yung limang anak na nagpupumilit, pati yung anak, mga anak, nagpupumilit na magkakasama uli. Tapos kayo pala na lulot-lula, mga tiyuhin, tiyahin, kayo rin palang nagkukonsinti para maghiwalay ang pamilya. Grabe. Wala na akong makitang tao na pinaka-understanding kundi si Charlie. Sabi ni Charlie, hayaan na lang daw niya si Sherlyn at si, ano, si Edwin. Kasi, ang plano pala ganito, si Edwin pala daw ay, kasi nabasa nga niya sa chat eh, si Edwin daw ay uuwi ngayong February. At kaya pala si Sherlyn babalik sa Maynila sa February 1. Dala-dala yung anak para maibalik kay Charlie. Kasi si Sherlyn ang sasalubong kay Edwin sa airport. At after nun, magpakasal daw. May bas-bas, guys. Grabe na tong pamilya na to. Yun. Grabe. So, yun, guys, ang nangyari. Ang sabi ni Charlie nung in-interview siya, sabi, yun, totoo yung sinabi ni Charlie na nagkapatawaran na daw sila, lahat daw ng mga nangyari noon, mga pagkakamali nilang dalawa, hindi ko alam kung ano pa yun ngayon, basta nagkapatawaran na silang dalawa at magtutulungan na lang daw sila para sa mga bata, friends na sila. Kasi one time daw itong si Sherlyn
gusto daw tumalon sa building, magpakamatay. Tapos inano naman ito ni Charlie na wag mang ano, pag-uusapan natin lahat ito. Yun na nga daw yung masinsinan na pag-uusap nila, nag-iiyakan pa nga daw sila. Tapos ngayon, nag-video call ngayon kay Edwin. Hello, I love you, I miss you, mga ganun-ganun. Siyempre, magagalit yung ano, si Charlie, ano, sa harap-harapan, sabi nga ni Charlie, wala man lang silang respeto sa akin. Bahala sila kung magkarelasyon sila or ano, wag naman sa harap ng mga bata. Tingnan nung pag-iisip ni Charlie, wag sa harap ng mga bata kasi nasasaktan ng mga bata. Tinanong ni Sir Rafi yung mga bata, totoo na daw, nakipag-usap yung ano, ang nanay nila doon kay Edwin. Tingnan nyo, itong si Sherlyn wala talagang isip ano, wala siyang parental ano, guidance, yun ba yung tawag dyan? Yung hindi niya alam kung paano paghiwalayin yung masisela na bagay na hindi pwedeng ipakita sa mga bata at yung mga puro for adult lang, yung mga ganun. Itong si Sherlyn, sumusobra ka na, grabe ka. Tapos may pawala-wala ka pa, nagwala-wala ka pa sa ano ha, sa part 4. Ha? Anong minawala mo doon? Eh, tutuloy mo rin pala. Nag-hope kami na mga viewers na sana magkaayos kayo. Yun pala, talagang porsigido kang ituloy. At take note, magpakasal pa kayo ha? Grabe, kung ako si Charlie, kakasuhan ko kayo ng adultery, kayong dalawa. Pero si Charlie hindi niya yun inisip. Sabi nga ni Charlie kung sakali daw hindi maging maganda ang pagsasama ninyo ni Edwin, ay nandun pa rin siya, handa kang tanggapin. O, sino pa ba ang kayang gawin yun guys? Grabe si Charlie o. Kaya ka pang tanggapin. Ibig sabihin, mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Kung ano man yung pagkakamali niya, tao lang tayo, nagkakamali tayo, pero grabe ka, hindi ka nagsisi, Sherlyn, sa mga nangyari, akala ko, natablan ka na ng hiya, yun palang, sumobra pa. Magkakaano nga kayo, magkakamag-anak nga kayo. Kasi kinunsinti ka ng pamilya mo, magkakapareho lang kayo, magkakaano nga kayo, magkakadugo nga kayo. Hindi naman ako nang huhusga, pero sa ang ibig kong sabihin guys, yung sa ginawa ninyong sa ginawa nilang group chat na doon nag-uusap pa sila, tapos nabasa pa daw doon ni nabasa pa ni Charlie doon na kung sakali daw pag umuwi siya, ano baka daw aanuhin siya ni Charlie. Kaya uunahan na lang daw niya si Charlie. Yun pa sabi ni Edwin sa group chat ha. Kaya natatakot ngayon, nag-alala ngayon si Charlie. Baka gawin ngayon ni Edwin sa kanya. Wala naman daw siyang balak na paghiwalayin yung dalawa. Kung gusto nila, bahala silang magpakasal. Bata at suportado si Charlie ni Sir Rafi. Ipaglalaban daw ni Sir Rafi yung mga bata na mapunta talaga kay Charlie. Dapat lang kasi walang ano, walang mangyayari kapag ang mga bata nandyan kay Sherlyn. Hindi siya marunong mag-ano, tumingin ng anong makakabuti sa mga bata at anong hindi. Biro mo, harap-harapan ng video call sa ano, sa kabit niya, harap-harapan sa mga anak at saka sa ano, tatay ng mga bata. Grabe ka, Sherlyn, ha? Pinagpipray ko pa naman na sana magkabalikan kayo. Darating ang panahon na may pagkakataon pa rin na hipuin ang puso ninyo. Hipuin ang Panginoon ang puso ninyong dalawa. Especially sa iyo, Sherlyn, na magising ka sa katotohanan na ang si Charlie ay ano, ang para sa iyo. Lahat na ginawa na niya, lahat pagtitiis, pagtanggap. Yun pala, iniputan niyo siya sa ulo ha, mag-anak kayo.
Matagal na pala kayong nag-group chat, mga magkamag-anak, kasama pa yung kabit mo doon. Aba, kaya pala malaki yung ulo ni Edwin, ha? Sana Edwin, wish ko lang sa'yo, huwag mangyari ito sa kung may anak ka man or pamilyang mahal na mahal mo, sana huwag mangyari. Dahil hindi mo lang alam kung gaano kasakit para kay Charlie ang ginawa nyo sa kanya. At sa pamilya din ni Sherlyn, ha? Magdasal kayo na huwag bumalik. Pero may kasabihan, guys. May kasabihan na kung ano man yung ginawa nyo sa kapwa, babalik at babalik sa inyo. Yun ang tandaan nyo. So, I'm